Natatandaan niyo pa ba itong video clip na to, mga idol? Sa video ngang yan ay sinasabihan na ito ni LeBron James Cameron Payne na maging humble ka lang dahil last year ay wala nga siya sa NBA roster at ngayong kinuha nga siya ng Phoenix Suns at meron nga siyang role sa kanila ay nanta-trash talk na nga itong si Cameron Payne at parang niyayabangan nga itong si LeBron James. At naging tama nga mga idol ang naging hula din neto ni LeBron dahil sa buong season, eto ngang si Cameron Payne ay nag-average ng 22 minutes per game para sa Phoenix. Pero dahil nga sa hindi maganda niya ng paglalaro sa playoffs mga idol, bumagsak nga ito sa 13 minutes na lamang kada game. At alam niyo ba mga idol, sa game 6 and game 7 ay parang nawala na sa rotation ng Phoenix Suns itong si Cameron Payne dahil nga sa kanyang hindi magandang paglalaro. Kaya nga mga idol, naging tama yung sinabi ni LeBron kay Cam Payne. Dapat nga'y maging humble lang. Dahil ngayon mga idol, tingnan nyo, dating nagyayabang itong si Cameron Payne at ngayon wala na nga siya sa rotation ng kanyang team na Phoenix Suns. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita na may pag-uusapan natin, ang nagulat na si Stephen Curry matapos nga natawagin siya ng isang reporter na two-way player. Tingnan natin tong video clip na to mga idol. Hey Steph, being the two-way player that you are, you know, on both ends, when you when you looking at film, when you looking at film, hey Raven, you got good job. Thanks for you worded that. That's not exactly what I emailed you, but close. Dapat ang laging ngang puna sa laro nito ni Steph ay hindi maganda niyang depensa. Pero dahil nag-i-improve nga siya mga idol kada taon, base sa mga numerong tinatala niya, ay ito, tinawag nga siya ng reporter ng isang two-way player. At nagulat nga si Steph dyan mga idol, hindi niya nga inaasahan yan mula sa isang reporter. At sa ating panghuling balita nga mga idol, Patrick Beverly umatend sa show ng ESPN at inasar itong si Chris Paul. Matapos nga silang malaglag mga idol, si Patrick Beverly ay napakadami na nga nasabi dito kay CP3 at pati na rin sa anyang team. Una nga dyan mga idol, sinabi niya na ito nga daw si CP3 ay parang cone drill dahil hindi nga naglalaro ng depensa. Dagdag niya pa mga idol, wala nga daw natatakot sa buong NBA dito sa team ng Phoenix Suns at pinangalanan niya nga si Paul George na isa sa mga player na yon. Hindi nga daw kinakatakutan ng mga NBA teams, NBA player itong team ng Phoenix kahit yan nga mga idol ang ipinapalabas ng halos ng mga NBA analyst dahil number one team nga itong team ng Phoenix Suns. At yan nga mga idol ang ilan lamang sa mga sinabi ni Patrick Beverly about kay CP3 at sa Suns. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!